Okay, welcome back to my channel and welcome to Surfer Vlogs. So, nandito ako ulit para i-share ko naman sa inyo ang aking new vlog for today kasi since hindi pa ako nakakagawa ng ilang weeks because of the trainings and yung mga plus yung sakit ko pa last week na nagkaroon pa ako ng lamig sa likod and also yung multiple trainings for the online learning no this coming August no and marami pa kaming paghahanda para sa year na to kaya hindi ako masyado nakapag vlog ngayon and balik naman tayo dito so ano kayang vlog natin para sa araw na ito ito yung ginawa ko kasing kaya tawag na Minecraft tour so may nag-request kasi sa akin na ano daw yung kadalasa kong nilalaro na game sa aking phone. Syempre sabi ko hindi ako naglalaro ng Mobile Legends, hindi pa ako naglalaro ng Dota or parang ROS or Rules of Survival. Ang nilalaro ko lang talaga is only Minecraft. Papakita ko yan sa magitan ng aking screen recorder para makita nyo na rin yung or matour nyo na rin yung aking ginawang Minecraft version ng aming school. So, Pasita Complex National High School sa extension. Okay, so simulan na natin. Pero bago muna yan, huwag nyo pong kakalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe sa aking channel. Actually, mabot na daw ata ng 47 subscribers. So, thank you sa nag-subscribe sa akin. And then, sana po subscribe po more para mabot tayo ng 100 likes, no? 100 subscribers. And, so, hindi naman basta 100. Baka mabot ng 1,000. Yun yung na-achieve ko. Road to 1K subscribers. So start na tayo. Okay? Ng ating... Okay, nawalan ako. Nag-start. Okay, so start na tayo nating Minecraft video tour. So, Minecraft school tour. And I hope na ma-enjoy nyo yung aking videos. Ayun. So, here it is. Sa aking Minecraft world. So, I hope na ma-enjoy nyo to. Sa pamagitan ng aking Minecraft, makikita natin o may tutor natin ang aking school. No? Aking campus na aking ginawa na almost 3 to 4 days during the community quarantine. So, ayan. So, ito, ayan yung name, PCNHS. So, ayan yung aking seed. Okay, makikita nyo. Loading. So, may mga paganyan yan bago mag-start. Okay, so welcome nga. So, ito yung aking parliament building na may kita niyo yan by part 2. Okay, sa part 2 pa yan. So, halos, ito yung ating ayan, extension campus. So, may kita niyo ang bawat paligid niya ay puno ng lava. So, ginawa ko po yan for the defense. Kasi, may mga sumusugod na zombies or any mobs. Ayan. Alam nyo naman sa mga Minecraft players dyan, yung mga mobs, diba? Yung mga zombies, ayan. So, may mga laban na para madali sila mamatay. So, actually, ako po ang gumawa niya para sa kanilang defensa. So, sa bawat yan, may mga green field, makikita nyo yung mga tupa, and also yung mga kambing, ayan, yung mga yung ships, yung mga cows, no, ups. Saan ba tayo pwede nga? Okay lang yan, sa data lang naman kasi yan. So, yun yung aking extension campus. So, makikita nyo. Ayan. So, makikita nyo. Ayan yung aking, ito yung ating campus. Kasi hindi makapaniwala. Pero marami na bilib dito na students and also yung teachers na nakita na good nga. Then yung admin sa paggawa ng aking Minecraft. Ayan. So, ito yung laman ng aking Minecraft campus. So, actually, nakikita nyo sa taas yung name ng school and also yung ID number. Bakit po?
Ayon po kasi sa memorandum ng DepEd, yung order, DepEd order namin, dapat ang bawat school buildings ay may name at name, complete name ng school, place o yung address nila, and also yung school ID number. So, pero dito, since hindi magkasya at baka magka-problema pagdating sa blocks, so ang ginawa ko na lang is yung acronym na lang ng name, PCNHS, tapos yung school ID number para madaling, kaya madali ko siyang tandaan, matandaan sa aking mga forms na pag ang hinihingi ay school ID number. Okay, so start na tayo mag-tour. So makikita niyo yung paligid ng ating campus. Ayan, so makikita niyo yan. So itong nasa open space yan. So matutour natin yung mamaya. Okay, dito tayo. So ito yung kalye. Actually kasi tama yung kalye kasi palikuyan. So nilagay ko ng ilaw para mas maliwanag pagdating ng gabi. Ayan, so hindi na para floating. So bubuksan na natin dito. Ayan, so ito yung gate. Actually kasi wala kasing dito para sa gate mismo, kaya puro doors na lang ang ginawa ko dyan. So meron pa akong second door para hindi po palabas-labas yung mga villagers o yung students dito. Ayan, sila lang. Ayan. Okay, so makikita nyo, unang pagpasok pa lang, ito yung gardens. Actually, sa motovlog ko, itutour ko po kayo sa aking, yung actual version nito. Yung real version nito na Minecraft. Ito kasi, since Minecraft naman to, yung tutour ko na lang muna kayo. Saka, pagdating na lang sa next vlog, itutour ko na lang kayo by school tour. Okay. Ayan. So, ito yung nilalaman ng ating school. So, yan. So, yun yung aming extension building. O, mas kilala pila. O, yun, extension. Pero kasi karamihan dito, tawag nila, nila daw dito ay annex. Sa annex kasi, pero mas ano na sa amin, extension talaga. Actually, ito, ang history kasi nito, ang dating building na yun na fully dilaw is dating PUP building. Actually kasi, itinayo yung building dati since mga year 2000 dahil para sa mga students ng Polytechnic University of the Philippines, San Pedro Campus. Since nagkaroon sila yata ng panibagong campus sa Langgam, parang ipinamigay na lang parang pinamigay na lang sa amin bilang paragdagang rooms para sa mga estudyante. And until today, ginagamit pa rin po namin siya. Okay, so sa so makikita nyo, ayan. So ito yung ano, actually ito yung para sa flag ceremony. Dito kasi nakapila yung mga bata dyan. Tapos dito rin, tapos dyan sa mahanay na yan. So dito kasi dapat may mga gracia, pero nilagyan ko talaga ng parang taniman. Actually kasi ang mga namamahala kasi dito ay mga TLE teachers. Yan, siya yung mga nagtatanim dyan. And actually kasi yan. So may pusa, may lama. Ayan, makikita nyo. So actually naka-screen siya naman. Ayan, naka-recording pa naman. Sorry. Okay, so ayan, mga tupa. So paano tayo mag-start? Siyempre, sa pasilyo muna. Sa pasilyo, okay, ganyan siya kalaw. Pero actually, pero pagdating sa ano, hindi siya ganito kalawa. Medyo maliit lang po siya. Pinalawak ko lang po kasi yung sa sukat nung dito, yung sa old building. So, ayan po. Ayan yung mga golem. Actually, yung mga golem na yan, ang nag-represent kami mga teachers and also yung guards din. Kasi nag-guiding kami ng mga estudyante. Katulad niya, ayan, yung villager na yan. Student po yan. And, okay. So, ano unahin? Siyempre, unahin natin yung old building. Kasi, siyempre, merong old menu. So, mauna muna si old.
So ito yung first floor niya. So makikita nyo ang sample. So papasok tayo sa section ng grade 7 look. Ayan. So look and grade 8 kindness. So tumatanong ka pa. So ganito po yung sample ng classroom. Actually, wala naman talaga dito sa blocks na upuan. Kaya ang ginawa ko dito yung mga hagdanan na. So bakit may iba-ibang kulay? Kasi syempre, mga upuan iba-ibang kulay yan. Hindi pa yung napipinturahan. So ito yung teacher's table. Actually, wala yan chok. Wala pa. Hindi ko alam anong lalagay ko dyan. So ayan yung cubicle. At yun yung mga libro. And then also yung mga storage box. Ayan. So ayan yung sample lang mga classroom. So ayan, bawat pasilyo nakakapit ang torch para maliwanag pag sa gabi. Yung room ng John. Ito yung room ng Joshua. Joshua. Halos lahat po ng room nito meron yan. So tutor namin kayo dito mamaya. So ito yung canteen. Canteen po talaga yan. Pero actually, yung sa canteen niya, ayun, hindi ako makapasok. Bakit? Hindi ka makapasok. Oh no! Ayan, sige, ito na lang. As ito yung lababo. Ayan, makikita niyo yung papunta sa likod yan. Na kung saan, dyan tinatambak yung mga basura. Kasi pag dumadating kasi yung dump truck, ayun, ito nila hakutin. Okay. So, ayan. So, first floor tayo, saka second floor. Kasi ito, tatakbo na tayo dito para mas mabilis. So ayun yung comfort room. Actually kasi in reality under construction yung CR ng old building kasi para may magamitan for the next school year. So ayan yung CR. Yung CR natin, ikita nyo. Actually, hindi ganyan talaga yan kasi paihiyan lang talaga lang naman yan. Ayan. Okay. Ganyan din naman sa kabila pero ito, pupunta na sa second floor yan. Okay. So, my cup. Oopsie. Ito yung room ng grade 7 Mark at Modesty. Ito ang room ng 7 Matthew and 38 Obedience. Pasok tayo dyan. So, ito yung guidance office. So, yun yung guidance office. And clinic also. Pero, wala dyan yung kama. Dapat may kama kasi yan. Pero, ang nangyayari kasi, laging nagpupunta, sinusugod kasi ito ng mga ano eh. Kaya maglagay tayo ng kama. Asan na kama? Oh, dear. Ayan yung kama. So, mamili ka lang dito. Pipili ako. Green. Para, ano, grade 7. Panatang dito. Dito na lang. Dito, ayan. So, lagay tayo kama. Dalawa. Ayan. Ayan, kasi ginagamit yung kama kasi for yung pumisakit, ganyan. Dito kasi dinadala. Pero, kasi, ang kadikit kasi nito classroom. Kaya, baka hindi makakasaya magpahinga kasi maingay yung classroom. So, ito yung classroom ng 7 Matthew. Ito yung naman yung mga teacher's table sa likod. Ayan. So, next tayo. Canteen. So, actually, itong room na to, yan din ang room namin. Ayan. So, ito yung canteen. Ayan, o. Oh. Kita, ha? Kasi dyan, tiyan. Mga kantiner yata yan. Ayan, kantiner yan. Oh, nakatingin pa sa akin. Anong problema nyo? Bibili lang naman ako. Ayan, o. Oh. Ayan, may mga bumibili. Pabili nga po. Ayan, bumili mga kantiner ata. Hey. Ayan. Dito exit. Ayan.
isa ako na kanitutur sa second floor. Pero, syempre, dapat ito, nagka-problema lang dito. Dapat ito sa ganto doon, yung dingding doon. Kaso, since mali yung pagkaka, ano, construct ng classroom dito, sa dito. And, yung ginawa ko na lang, taniman na lang saka, puno. Kitor na tayo sa second. Pakit tayo dito. Ay, sorry po. May mga nagbabagay. Ayan, so ito yung second floor namin. Actually, ito yon ay altar. So, makikita niyo yung altar. Ayan, altar yung dapat yan. Pero siguro mamaga kami na yung bata. Ito yung faculty room. Ito yung room ko. Ayan, yung faculty room. So, bubuksan ko lang. Ayan. Ayan yung mga table ng mga teachers. Ay, ito yung table ko nasa dulo. Ayan, yung may shop. Ayan, akin yan. So, ayan yung mga rooms ng Samuel Prudence. Samuel Prudence. Tapos, Peter Patience. Saka ng Paul Optimism. So, may kapantay talaga. Actually, magiging kapantay nito yung second floor ng new building. So, actually, kapag merong mga kaibigan sa kabilang sa building, o hindi na siya mag-ano, dito na siya mag-usap-usap. Blah, 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 blah. Pero ito, malayo naman dito. Pero actually, yung dun sa actual, ano yun, yung sa building, sa campus, eh, nasa nag-aabot kami dyan ng kung ano nung mga gamit, yung inaabot sa aking gamit, no? Himbawa, may pinapakuha sa akin, dito ko lang siya inaabot o dyan. Sabi, abutin mo nga yung ano ko, yung chokebox. O, sige, abot ko sa iyo. Ay, ganyan. Okay, dito yung last. Okay. So, ito yung ang tawag dito? Staff room. Staff room yan. So, yun. Tapos, ito yung room ng Timothy. So, yung Timothy kasi, ayan. Halos lahat ng buong room dito, nag-ihawa ko yan last year. Timothy Unity and Zephaniah Zio. So, sakot na ito kasi yung sub-advisory ko sila eh. Hindi ako makapasok. Ayun. Siyante dito. So, ganyan po yung classroom ng Zephaniah. O, para siyang opisina. Pero actually, classroom po yan. Ayan, bookshop namin. Ayan po yung bookshop namin. Ayan. Tapos, ayan, wala akong table dyan. Pero, naging sub-advisory ko yan sa Panaya. Okay. So, may kita nyo yun talaga. Actually, wala talaga space yan. Wala talagang room yan. Kasi yung tinayo yan. Kati, oh! Sensitive. Oh. Hindi. Ayan. Ito yung problema dito eh. Sa bakuran. Paano kaya ito? Wala pa. Ayun. Kala ko na wala na ako eh. Kabit ko lang siya. Ayun, okay na. Ngayon lang nagkaroon sa updated version, pero sa lumang version, yung ganitong, ano niya, yung wall, yung ganitong dinding niya yung ginagamit niya dyan. So, doon na tayo sabi na. Okay, so, dito na tayo. Sa second floor. Pero, yan. Yung mga CR, eh, comfort room na male. Actually, female po talaga yan. Mali nilagay ko eh. Faculty CR. Female CR to eh. Mali nilagay ko. Actually, ito yung room ng Genesis. O, sa mga grade 7 Genesis. So, napapanood nyo. Ayan. Ayan po. Okay. Minecraft.
kung sino to. Alam nyo na, baka kilala nyo to. Kung sino to. J7 Jensen, baka kilala nyo to. Okay? Okay, next tayo. Ayan yung grade room ng grade 7 Genesis, pero unti lang upuan nito. Gawa ng sobrang liit ng black, kasi pinang ko talaga yan para maging pantay. And eh, ganyan po. Okay? Tapos ito yung sa Andrew, patay. Sensitive na yung kamay nito. Okay, yan tayo ng glass. Hirap naman ito pag hindi mo siya nice, diba? Hirap ng Daniel. So, yung Andrew, ito yun. Ayan. Ayan, makikita niyo. So, and then another CR. Ito talaga pang lalaki yan. Yung sa kabila, female niya. Get tayo. Ayan. So, actually, yan ay makikita nyo dyan. Ayan. So, a room. Walang laman ang room ng ESA. Hindi ko po siya nalagyan kasi napagod na po. Ayan. Kaya pasensya na ko. Room ng Ezekiel. Ayan na naman ulit. Nasira na naman siya. Elijah. Okay, third floor tayo. Third floor. So, sa third floor, na po makikita ninyo, bubong na lang po yung may katapat niya. Ayan. Pero, maganda ang view naman dito. Ayan, makikita nyo naman yan. Yung view na. Extension. Ito yung mga room na Isaiah, room ng James, saka room ng Jeremiah. Hindi, itutur ko pa kayo. Papunta sa, ay po, sa open space. Sa open space kasi, meron din tayong pintuan yan. Actually kasi yung gate namin, ayan, two-door siya. Actually kasi, yung ito, yung dalawang yan, siguro, CR yan, CR. Pero ito yan, ayan. Yan, dyan yung bubas ng plato, lababo yan. Nilagyan talaga ng tubig para akala mo may swimming pool. So, isang misteryong mga ngalakal nandito. Maunti lang student kasi walang pasok. Ayan, same. Ayan. So, ito yung open space. Ayan. So, ito yung aming open space kung saan dito ng PPE or dito nagpa-park na mga motosiklo namin. Ayan, dito yan. Actually, yan, mga puno na yan. Siyempre, hanggang dyan na lang yan. Yung punong yan, hindi yan lumalaki. Hindi katulad kasi sa mga, yung actual na puno na Minecraft, no, na tumatangkad. Diba kasi dito, kasi ito, tanim to eh. Pero ang pinakaan nito, may baka kami kasama. Oh. Ayan, imbis na ayan, parang lumiwanag din sa amin, naglagay ako dyan ng mga campfire. Okay, so tayo. So, may kita nyo. Ayan. Ayan. So, ito yung makikita nyo by aerial view. So, talagang masasabi ko in myself na sakto talaga yung aking ginawa. Almost 3 days. Kasi yung una ko tinayo itong old building.
tapos pangalawa yung new building, kaya mabot naman ako ng 4 days. Pero syempre, may mga pagbabago, kaya ginagamit ko rin siya. Marami pa rin pagbabago. Okay? Ayan. Okay, next tayo. So, sa part 2 na to, yung parliament building, isa lamang po secret ko. Ano pa yung magiging nasa loob yan? Eh, matatalakay natin kung ano yung sabihin ng parliament. So, sa labas nito, yung fields, may tatayo pa po ako dyan. Actually, kasi, ano to eh, bahay lupa to. Pero, actually, tatayon ko siya ng, sabihin po natin, taniman, or talayan dyan. Tapos, dito naman ay, bakahan, manukan, ganyan. Para meron din agricultural. Ayan. So, actually, in reality, ito, yung building nito, ang nakatayuan dyan is yung homeowners ng Pasita Square sa Pasita 2. Okay? So, ginawa ko lang siya dyan kasi nagpatayo lang ako. Gusto ko lang magtayo ng ganyan. Ang tawag ko kasi sa sarili nito is Balay Kota. Oh, Balay Kota to eh. Pero parliament po yan. Okay? Okay, so hanggang dito na lang ang ating tour. So maraming salamat sa pagtangkilik sa aking Minecraft tour. I hope na mamangha kayo or masatisfy kayo sa aking ginawa. Okay? So hanggang dito na lang and bye-bye. At dito nagtatapos ang ating Minecraft tour. So, I hope na na-enjoy ninyo ang aking mga videos and yung aking tour, no? Pero siyempre may part 2 yan, which is yung aking parliament, yung nasa tabi ng extension. Okay? So, pero wag niyo pong, para mapanood niyo yun, wag niyo pong kakalimutan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe na rin sa aking channel para sa more and more and more and more videos and updates. Okay. Pero bago na yan, magpaalam, mag-shout out muna tayo. Shout out muna tayo kay Raymark Padillo, kay Cyrus Chan Combras, shout out kay Danny Francis Abuel, Angela Hermosilla, Christine Adriano, Mitchell Dordas, Dian Cielo, Joshua Velasco, Dave Christian Terania, at shout out na rin sa pinakapawi daw sa sarili kong dating student from grade 10, si Shandy Albiar. So student ko po yan since grade 8. Ayan, so dalawang beses ko na sila naging student. Si Raj Velasco, Mario Joshua Sinag, thank you sa mga paabot and then pa-deliver. Ayan, guys, magaling yan si Sinag, kaya tawagin nyo lang siya pag may kailangan. Okay, next, shout out kay Clarissa Reyes, Fernan and Jofferson Amanya, and also sa Jowa and Labidabs ni Fernan Omanya na si Hanalyn Maniego. Okay, so hanggang dito na lamang po ang aking vlog and that's all for today and see you in the next vlog. Bye-bye!